mga programang ipinatupad ng iba't ibang administrasyon. Benigno C. Aquino III at Rodrigo R. Duterte. Benigno Simeon Cohuangco Aquino III, higit na kilala sa palayaw na Noynoy Aquino o sa tawag na Pinoy, ay ang 15th Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya'y nanungkulan mula 30 ng Hunyo taong 2010 hanggang 30 ng Hunyo ng 2016. Narito ang mga natatanging programang pangkaunlaran sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Noynoy Aquino. Four P's K-12 Program, Butika ng Barangay o BNB, Expanded Program on Immunization o EPI, Abot Alam Program, Republic Act No. 6713, Run After Tax Ebiders o RATE, Kariton, Classroom, Clinic, Canteen o K-4, Modified Conditional Cash Transfer o MCCT, Iskolar ng Bayan Act of 2014, at Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Matuwid na daan, ang kolektibong termino o pangalan ng mga nagawa ni President Aquino sa loob ng kanyang termino. Four P's o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ito ay ang pagbibigay ng cash grant sa mga batang nasa edad 0 hanggang 14 na taong gulang upang igugol sa kanilang pangangailangang nutrisyon, kalusugan, at edukasyon. K-12 Program ay ang pagbabago sa sistema ng edukasyon kung saan dinagdagan ng 2 taon ang basic education upang makatugon sa pangangailangan ng lipunan. Butika ng Barangay o BNB na nagtitinda ng mga murang gamot na aprobado ng Bureau of Food and Drugs. Expanded Program on Immunization o EPI. Ito ay nakaangkla sa Republic Act No. 10,152 o Mandatory Infants and Children Health Immunization Act of 2011, kung saan ang mga bagong silang na sanggol ay dapat bakunahan ng libre sa 6 na pangunahing vaccine preventable diseases. Halimbawa ng mga sakit na ito ay ang sumusunod: tuberculosis, polio, diphtheria, tetanus, pertussis at tigdas. Abot Alam Program. Layunin nitong turuan at gawing produktibo ang nasa 15 hanggang 30 taong gulang na hindi na nag-aaral sa tulong ng Alternative Learning System o ALS. Republic Act No. 6713, mas kilala na Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, ay batas na nagtitiyak na ang mga politikong iniluklok sa posisyon ay maglilingkod ng tapat na naayon sa kanilang sinumpaang tungkulin at trabaho. Run After Tax Ebiders o RATE. Tinitiyak nito na ang bawat Pilipino ay nagbabayad ng wastong buwis, at ang hindi pagbabayad nito ay itinuturing na krimen na tinatawag na tax evasion. Kariton, Classroom, Clinic, Canteen o K-4. Ito ay isang adaptive program na hango sa Filipino CNN hero na si Efren Peña Florida na kinilala sa kanyang trabaho sa pagdadala ng edukasyon sa mga batang lansangan at out-of-school youth gamit ang pushcart na puno ng learning materials, first aid kit at merienda. Modified Conditional Cash Transfer o MCCT. Sa pamamagitan nito, pinagkalooban ang mga batang mahihirap ng pangangailangang pangkalusugan, pagkain at tirahan. Republic Act No. 10,648 o Iskolar ng Bayan Act of 2014,
Nagtatadhana na ang 10 mangungunang mag-aaral na magtatapos sa bawat pampublikong paaralan sa bansa ay makapag-aaral ng libre sa kolehiyo. Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Isinagawa ito upang matigil ang rebelyon ng ating mga kapatid na Muslim. Nagkaroon ng negosasyon sa pagitan ng ating pamahalaan at ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ito ay naganap noong 27 ng Marso taong 2014 sa isang seremonya na ginanap sa Palasyo ng Malacañang. Dito nilagdaan ng mga kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF ang CAD, na nagsasama-sama ng maraming kasunduan sa pagitan ng dalawang partido sa nakalipas na 17 taon ng negosasyon. Rodrigo Roddy Roa Duterte, kilala rin sa kanyang bansag na Digong, ay isang Pilipinong abogado at politiko na naninilbihan bilang 16 na Pangulo ng Pilipinas. Siya ang unang naging Pangulo na mula sa Mindanao. Narito ang mga natatanging programang pangkaunlaran sa panahon ng panunungkulan ni President Duterte. Build 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 Program o BBB, Magna Carta of the Poor, Universal Healthcare Law, Pagtaas ng Sweldo ng Pulis at Sundalo, Anti-Terrorism Act, Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Sagip-Saka Act, Philippine Drug War, at Oplan Tokhang o Tok-Tokhang Yo. Duterte-nomics. Ang pangkalahatang termino na tumutukoy sa mga programa ni Pangulong Duterte na naglalayon sa panlipunan at pang-ekonomiyang kaunlaran na binubuo ng kanyang 10-point agenda na maisasakatuparan sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Build 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 Program o BBB ay ang Golden Age of Infrastructure at programang inilunsad na naglalayong hindi lamang mapaunlad ang mga infrastruktura sa Pilipinas, tulad ng mga daanan ng tren, tulay, mga kalsada at iba pa, kundi pati rin ang hangad na mabigyan ng hanap buhay ang mga Pilipino sa larangan ng konstruksyon. Narito ang ilang larawan ng mga natapos na proyekto sa ilalim ng programang ito. Magna Carta of the Poor. Ito ay may 3 priority programs na magpapaibayo sa pagbibigay ng direktang serbisyo sa mga maralitang tagalungsod. Ang 3 priority programs na ito ay ang sumusunod. Presidential Commission for the Urban Poor Caravan, Adopt a Community, at Urban Poor Privilege Card. Universal Healthcare Law. Republic Act No. 11,223 o Universal Healthcare Law na direktang ginawang miyembro ng National Health Insurance Program o NHIP, ang lahat ng Pilipino na naging daan upang mabigyan ng serbisyong pangkalusugan. Pagtaas ng sweldo ng pulis at sundalo, kung saan dinoble nito ang kanilang sweldo kumpara sa nakaraan nilang sahod. Anti-Terrorism Act, Republic Act No. 11,479 o Anti-Terrorism Act, ay batas na nagbabawal, nagpipigil at nagpaparusa sa anumang gawaing may kinalaman sa karahasan o nakakapagdulot ng kasamaan sa nakararami. Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Republic Act No. 10,931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act, ay nagbibigay ng libreng tertiary education, matrikula at iba pang school fees sa mga estudyante na nasa pampublikong paaralan, local universities at colleges, state-run technical vocational institutions sa buong Pilipinas. Sagip-Saka Act, Republic Act No. 11,321 o Sagip-Saka Act, ay nagpapalawak sa mga interbensyong maaaring ibigay ng gobyerno sa larangan ng agrikultura, mula produksyon ng mga produkto hanggang sa pagpoproseso at pagbebenta nito. Philippine Drug War.
ay tumutukoy sa mga pulisiyang inilahad ni Pangulong Duterte na may kinalaman sa pagsugpo ng paggamit sa ipinagbabawal na gamot. Poplan Tokhang o Tuktok Hangyo. Upang suportahan ang gyera laban sa droga. Inilunsad ang gawaing ito kung saan personal na binibisita ng mga pulis ang mga bahay ng mga taong pinaghihinalaan na may kinalaman sa bawal na gamot. Pagtataya. Thank you.
Mga sagot.